Okay guys, magandang umaga sa inyo. Hello dyan, kung saan man sulok kayo ng mundo. Pero bago tayo magsimula sa ating maiksi lang naman, di natin kahabaan yung tutorial na ito sa umaga o sa gabi, saan man sulok kayo ng mundo. Okay, siyempre kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag mong kakalimutan siyempre na i-click itong subscribe button, nakikita nyo sa taas. And then yung bell button and then all para ma-notify ka sa mga susunod na video na katulad nito. Last time ay nag-share tayo na paano gumana ng Facebook o gumawa ng Facebook ads gamit lang ang mobile. At I hope na pinanood nyo yun dahil para makakuha tayo ng maraming customers and prospects. And today, ngayong araw, ang atin naman i-share ay tungkol sa, so nakikita nyo ito yan, ay mali dito, yun dito yung gumagalaw na yan. So how to follow up subscribers at the same time. So nagkasabihan nga tayo na fortune is in the follow up or fit po, sana alam nyo yun. Okay, so nasa ang ating fortune sa online marketing eh walang iba kundi follow up. Kung hindi ka makapag-follow up, hindi ka magkakaroon ng maraming customer, eh hindi ka rin magkakaroon ng continuous sales. Ngayon ay ipapakita natin kung paano gumawa ng follow up. Let's say meron ka nang mahigit 100 na prospects. Okay, adjust lang natin. Meron ka ng mahigit 100 prospects gamit yung autoresponder mo or yung automation mo. So ito guys, papakita natin is gumagamit tayo ng automation at blog. Napaka-importante na meron kang web blog. Dahil yung web blog, ibig sabihin ng web blog, ito yung parang diary. Okay? Ito yung nagpapakita ng ating mga ginagawa sa online marketing. So makikita nila na talaga seryoso ka sa kinagawa mo, na ipakita mo lahat ng gusto nilang malaman in continuous way. So yon. Pero ang ating pag-uusapan ay paano mo mapapollow up ang iyong customer or yung prospect mo. Okay. Ngayon, punta tayo ngayon. Siyempre kung kailan mo muna na mag-login sa manychat.com. If nakapag-subscribe ka na sa ating automation, kasama na yon. Meron ka ng ManyChat, meron ka na rin weblog. Let's say, nakapag-collect ka na ng maraming prospects, no? So, pakita natin dito yung sample ng mga prospects natin. Sa isang page na to, meron tayong more or less, almost 200 na nakikita natin dyan, di ba? So, palakihin lang natin ng kante. Ayan, di ba? 197. So, isa ko palang page yon. Yung iba, meron 500. Kasi gumawa ko ng maraming page. Yung iba, 600. Yung iba, 1,000. So, depende yan. Kaya tayo gumagawa ng maraming page para pang backup kung sakali man ang mga flag. Kasi hindi natin maiwasan minsan na pa-flag yung ating page. Kaya gumagawa tayo ng maraming backup. Ngayon, andito na tayo. Okay? Ayan. So, na ito yung timeline natin. Ano? Dito tayo kukuha ng ating pang follow-up. Okay? Dito, pwede tayong kumuha ng sarili nating success story para mas maganda. Pwede rin naman success story ng iba o success story ng mga tao. Nakikita natin sa timeline, ito yung gagawin nating pang follow up sa kanila. So balik tayo sa ManyChat. Ito kasi ManyChat ay konektado yan sa ating website. Ano itsura ng website kung wala ka pa? Ito ang itsura ng website or weblog. Weblog na lang, mas maganda. Kasi ang weblog ay personalized. Okay, naka-personalize ito para sa iyo. Katulad nito. So nakikita nyo, di ba? Ang tawag dito is web blog. Okay, ayan. So ito, konektado yan. Konektado ang ManyChat. Okay, punta na tayo doon sa kung paano mag follow up. So
So nakikita natin, 'di ba? Nakikita natin na almost 200 na yung customer o sabihin na nating prospects. O, ito yung sample lang natin. Ngayon, ang gagawin natin is pupunta ka sa broadcasting. So i-click mo yung broadcasting kasi nga ipa-follow up natin yung almost 200 na katao na sabay-sabay. So yun ang kagandahan nito, sabay-sabay nating mapapa-follow up yung almost 200 na katao. Okay, so i-click natin yung broadcasting. Okay, so nag-click na tayo. Ito na yung mga nagawa ko. Nagawa kong mga follow-up. Yan, di ba? Medyo marami na. So, ginagawa ko yung broadcasting kapag marami-rami na yung na-collect natin na subscriber. So, maganda talaga na gumamit ka ng may automation na katulad nito, tsaka weblog. Yun ang advantage na nakikita mo lahat kung ano yung galawan, nakikita natin ano yung galawan, di ba? Namo-monitor natin yung audience natin. Yan, yung live chat, kita mo? Live chat. Yan, di ba? Live chat natin is 129. Yan, gagawa tayong broadcasting. Click natin. And then, sa broadcasting, i-click naman natin yung new broadcast. Yung nasa taas. Yung nakikita nyo, yung kulay blue. Click nyo yan. And, pipiliin natin dito is ito, Messenger. Messenger tayo. Kasi ang gamit natin ay FB Messenger ng fanpage. So, i-click natin yan. Dito tayo gagawa ng follow-up. Okay, so ano yung select type? So, kailangan natin pumili. Ang pinipili natin sa select a type is account update. Yun, para hindi tayo kailangan tama yung pipiliin natin yan para hindi tayo ma-flag ni Facebook or hindi tayo ma-block ni Facebook kasi bawal na bawal ang mga spam. Ngayon, subukan natin na ipang-follow up yung sarili nating success story. Okay. So, ang ginagawa natin dyan is ito sa image. Click mo yung image at dito tayo inside the mini chat and then mag-upload tayo ng photos. Okay, hanapin mo ngayon yung photos. So, ito. Pwede yan. Ito yung mga sarili natin. So, pwede tayo mamili dito. O, let's say ito. Yan, i-upload lang natin. Okay, di ba? Nakapag-upload na tayo. Ito kasi, ito yun yung mga nag-join sa aking team. Okay. Let's say ito. Nagpadala sila from abroad. Kaya kasi syempre nakakuha tayo ng medyo maraming customer gamit itong system na to. Ayan, at ito yung isa sample natin. Okay? So ito na mismo yung weblog, 'di ba? Nakikita nyo sa picture weblog and some cash. Okay? Ito yung pambili natin ng package. Okay. So gagawa na tayo ng So pwede mo itong gawin katulad nito. Gagawa na tayo ng itaas natin yung picture kasi meron na ditong text. So ang ginagawa ko dyan, gumagawa na ako ng nagsusulat na ako sa notepad. Okay. Pwede na natin itong i-copy paste. Ipiyahin natin at kung doon naman yung kung gagamit ka naman ng success story na iba, parehas din. Parehas din yung gagawin mo katulad nitong ginagawa natin. So meron na tayong photo. Meron na tayong text. Okay? And syempre, lagyan natin ng add button or call to action. Halimbawa, gusto mong papuntahin sa ano mo? Sa weblog mo. Punta ka ng weblog mo. And then, opportunity. Okay, gusto natin silang mapaklik kung paano sumali. Magkaroon ng interest, gusto nila sumali. So, mapupunta sila dito sa ating weblog. Yun lang yung ipopost, ilalagay mo dito. Click this button. Okay. Yan. Tapos ilalagay natin dito sa open website yung URL or yung link. Meron na tayo, di ba? Okay.
So ganun lang yung pag medyo kasi meron tong ano. Okay, sumobra yung text natin. So babawasan natin. Ayan. Ginagawa ko diyan, kinakat ko na lang. And then gumagawa ko ng new text. Gumagawa tayong new text and pinipaste natin kasi makikita mo sumobra. Sumobra pa rin, no? Ng 197 character. So kinakat na lang natin yan. Ayan. Mas maganda siguro ikat na natin simula dito. Sa ayan, cut na natin yan para pwede natin siyang ma-send. Ayan. Okay na siya. Pwede na natin siyang ma-send. Yung button, pwede natin i-drag niya sa baba. Okay. Okay, imagine using the system, di mo na kailangan mag-follow up ng manual or manumano. So, gusto mo bang magkaroon nito? Or gusto mo bang sumali? Click this button. Gusto mo bang malaman? Ayan. So, yun. Ganon. Ganon ang ginagawa natin. Pwede rin naman natin papuntahin sa ating sa ating capture page. Kasi ang kagandahan nun, no? May capture page na tayo, ito. Ito yung magsisilbi natin capture page. Itong automation. Makaka-capture natin lahat ng customer, lahat ng posible na gustong mag-join. Okay. Ito yung magiging prospects. Lahat ng magko-continue dito. Yan yung advantage na meron kang weblog and automation. Yan. Ngayon naman. Okay. Click this button. Ang nilalagay ko dyan is pwede mo rin na so lagyan din natin ng call to action na tayo makontak nila. You can also contact. You can also contact us below. Okay. Yung pag-click nila dito, pwede na nila tayo makontak kasi dito, meron na tayong contact information na makikita. Ayan, di ba? May contact information, add me to Facebook. So, yun. So, kailangan lalagyan mo yung text mo. Okay? Yung script mo na nagsasabi o nag-uutos sa kanila na i-contact ka. So, yun. Isa rin yung ginagawa natin. Okay, so account update, okay na. Go next. Doon na tayo sa go next. Ngayon, dito sa go next, di ba nakikita mo sa taas yung send now? Yung kulay blue, yun. Yun. So, 197 user. Kasi nakapag-collect tayo ng 197 user. So, yung 197 users na yon, yun yung makakatanggap na itong ginawa natin na follow-up. Okay? Dito sa broadcast. Okay? Ngayon, i-click natin yan. Kailangan muna nating mag-choose dito. Ang pinipili ko dito is non-promotional or mixed content. I hope na nasusundan nyo, ha. So, ang halaga na i-click natin itong non-promotional ano ba yan? Or mixed content. Ayan. Bago natin i-send. Ngayon, i-click natin yung send button para maipadala na natin yung ginawa nating auto-follow up yung sarili nating story. Or kahit story ng iba, pwede yon. Walang problema doon. As long as nailagay mo doon yung call to action, nailagay mo doon yung contact mo, yung weblog mo, yung link ng weblog mo. Okay? And then, send now. Okay? Account update. So, tama na yan. Account update tayo. And then,
send now. Kailangan kasi magmamatch. Magmamatch yung ating ginawang out, yung follow-up, para hindi tayo masuspend ni Facebook. Ngayon, click natin yung send now. Ano yung magiging resulta nito? Diba? Broadcast sent. Doon sa 197 or let's say meron kang 1,000 na na-collect na possible na customer. Yung 1,000 na yun, ma-i-send mo na sabay-sabay today. Ngayon mismo. Ngayon na time na ginawa natin to. Di ba nakita nyo, broadcast sent. So, ganun ka-powerful, no? Yung ating tools na ito. Using autoresponder, ManyChat, and syempre kailangan magkasama yung ManyChat, yung weblog. Okay. Kasi yung weblog, doon makikita lahat ng customer yung mga kailangan nilang malaman. Kasi hindi natin mailagay lahat dito sa ManyChat, hindi natin kaya na ilagay lahat dito. Okay, click natin itong go to broadcast. So ayan, nakikita na yung delivered. Yan, nagka-countdown siya. Pag na-reach niya yung 0, 'di ba? Yan, oh, nagka-countdown siya. So palakihin natin ang konti. 6 seconds na lang. Okay. Palakihin natin. Nasaan na siya? Yan. Ito 'yon, 'di ba? Anong pakiramdam mo? Ito yung ginawa natin. Nagka-countdown siya. And pagka ni-refresh natin 'yan. Okay. Kung naka-subscribe ka dito, malamang maano 'yan, marireceive mo rin 'yon. O, 'di ba? Yung na-send na natin, 158 na yung na-send natin. Ganun kabilis, 'di ba? So almost 200 na-send na yung 158. Ito yung 158, sila yung mga nakikipag-chat dito sa ManyChat. Yun, 179 na. So yan, 'di ba? On the spot, 179 na i-send natin, ganun karami. Eh, let's say, marami ka, mas marami kang nakulik na prospect. Eh, di mas maganda, mas marami. Okay, so kung interested ka na magkaroon din ng ganitong tools, so pinakita naman natin na gumagana siya, basta alam mo lang yung mga dapat mong gawin. I-comment mo lang sa baba, i-comment mo lang na yes, I want this tools, I want this weblog para mas maging maximize ko yung time ko sa pag online business. Gusto ko ring matutunan to paggamit ng automation. Okay, so tingnan natin kasi naka-subscribe din ako dito sa automation na to at sa weblog na to. So yun, di ba? So ipakita lang natin yung messenger on the spot, di ba? Kasi nga naka-subscribe ako sa mismong automation ko sa weblog ko, ay marireceive ko din. Wait lang, kunin ko yung cellphone natin. Okay, so pakita lang natin, no? Pakita lang natin yung cellphone. Ito yung cellphone natin. Kasi nga, nagpadala tayo ng follow-up sa almost 200 na katao. So, gano'ng karami yun? Medyo marami na din. Kaya araw-araw, ang gagawin mo lang is magpo-promote ka gamit yung link, yung automation mo. So, kailangan panoorin mo yung video na tutorial. So, eto, napalop ako ng sarili ko. Ganon ka-powerful. Yan, nakikita nyo, diba? Yan. Ilapit natin sa camera. Okay. Pinadala natin ang sarili natin. At hindi lang ako, pati lahat ng nakasubscribe sa automation. Ngayon, i-click natin yung button. Binasa na natin. Siyempre, gusto nating matutunan yan. Paano kumita sa internet. Click mo yung button. Okay, at mariredirect na sila doon sa blog content. Okay, sa blog content mo. So, ayan guys. Pwede mo rin itong gawin sa iyong sa sarili mo. Pwede ka rin gumawa. Diba, ito yung follow-up yung pinadala natin.
Ito na siya. Okay. Yan, guys. At kung naka-subscribe ka, syempre marireceive mo din, no? Syempre gusto mo rin. Gusto mo rin magkaroon ng maraming subscriber para ma-follow up sila at may pakita mo yung business mo. So, sa ganung paraan, hindi ka maubusan ng qualified na mga customer na bibili sa products mo. Okay, na gustong mag-join mismo dun sa team mo. Yun yun eh. Gusto natin, syempre sa atin, okay, mas kukunti yung ano, kalaban, no? Kung kasi kung puro ka manual ka lang, mas marami nakakakita kung nasa timeline mo lang siya. Eh kung papasukin mo dito, papasukin mo sila dito. Sa'yo mapupunta lahat yon. So yun yun. Okay guys, I hope na mayroon tayong natutunan today. Okay, ayan. And punta tayo sa mini chat. Ayan, gamit yung automation. Ay, punta tayo ng dashboard. Okay. And dito, syempre, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel para sa mga libreng tutorial na katulad nito. I-click mo lang yung subscribe dito. Malay, yan, subscribe. Okay, hanggang sa muli guys. And hanggang sa susunod, meron pa tayong maraming i-share na pag-uusapan dito sa automation o sa vlog. Kung meron ka pang gustong malaman, katanungan, ay comment mo lang sa baba. And okay, this is Coach Rob. Bye-bye. Hanggang sa muli.